Hey guys, what's up? Welcome to the vlog of Beans. And for this video, samahan niyo ako dahil ako po ay mag-staycation mag-isa dito sa isang hotel dito sa Phnom Penh, Cambodia, ang Botum Hotel. Kaya ano pa, tara na, let's go! Okay, ayan. So, mula sa bahay, sumakay ako ng tuktok papunta dito sa Botum. Well, bakit nga ba ako nag-staycation? Actually, wala lang. Nag-uubos lang kasi ako ng leave. Kasi hindi siya maka-carry over. So, kailangan siya ubusin. So, naisip ako mag-staycation. And since mura lang naman dito, well, actually, ito. Papakita ko sa inyo yung price dun sa Botum Hotel. Bale, ito yung kanilang reception area, itong lobby area. Kita niyo naman, ang ganda. Very Cambodia ang mga decorations. Ayan, merong mga paintings, may mga sculpture. At ang kanilang chandelier na hindi ka pwede magpa-swing. Swing kasi ayan, ang ganda. Actually, gusto ko yung chandelier nila. Tapos ayan, merong design sa likod and dyan. Tapos meron din, alam ko parang yung, how do you call that? What? Angkor Wat yun. Ayan yung presyo nila. May 47 to 70 plus per. Ayan, depende kung anong room yung kukunin nyo. Pero actually ako, nakuha ko to ng mura lang. Kasi hindi naman to yung original kong reservation, pero kasi nag-cancel yung hotel na nireserve ko noong una, so nilipat ako ng Agoda dito, which is sobrang good deal, as in parang $13 lang yung ano yung binayaran ko. So ayan, may kasama pa siyang breakfast, buffet breakfast. Ayan, room 305 ako, double room. Ayan, so paakyat na ako sa aking room. Ayan, papakita ko sa inyo. Mag-room tour muna tayo, syempre, pagpasok na pagpasok natin. Ayan, so sabi ko nga, nakuha ko siya ng mura lang kasi nga nilipat lang naman ako dito. Pero kung originally parang mga $47, parang dalawang daw, not bad kasi meron na siyang kasamang breakfast sa buffet. Tapos ang ganda rin kasi talaga ng hotel. Mamaya makikita nyo, may sky bar, may pool and all. Ayan, so room 305 ako. So ayan, bubuksan natin. Mag-room tour muna tayo dito sa aking room. Ayan, meron siyang bathrobe. Ayan, so pagpasok mo dyan, syempre, may coffee, may water heater. Ayan, meron ding tissue and water. Ayan, so merong bathrobe. Ayan, merong mirror. Tapos syempre yung kama, yung makita nyo. Very, sobrang ganda actually. Sobrang maayos siya. Very good deal na siya para dun sa mismong original presyo niya. Hindi na masama. Ayan, meron din siyang TV with cable. Ayan, tapos sa tabi ng TV, andyan yung hair dryer. Tapos merong mga pang bathroom. Ayan, pang dental care, comb. At ang maganda, merong cotton buds, Q-tips, and meron ding ref. And kasi hindi lahat ng hotel nag-offer ng Q-tips or ng cotton buds. So, wala lang. Nasasayahan ako kapag meron. Tapos meron din siyang balcony. Actually, maganda. Ayan. So, labas tayo dun sa balcony para makita nyo kung ano ba yung view dun sa labas. Ayan. Ito ay, if I'm not mistaken, sana hindi talaga ako nagkamali. Parang temple. Parang monastery. Parang ganun, hindi ko sure. Pero, ayan. May mga nakasampay kasi nasuot ng mga monk. Well, anyway. Tapos yan, papakita ko na rin sa inyo yung comfort room, yung bathroom. Ayan, so, ang ganda, maganda lahat actually. Ayan, merong kompleto with towels. Tapos yung para sa floor, yung dryer. Tapos meron yung mga hand towels na nandun. Ayan, tapos kompleto naman siya. Maganda yung shower niya, rain shower, yung ba yung tawag doon. Ayan, tapos very well lighted. Ayan, merong shampoo, may bath soap. Tsaka merong parang body soap. Liquid soap for body. So, ayan, kompleto din siya with ang daming lalagyan, ang daming pwedeng lagyan. Tapos maganda yung bed. Tapos sa taas nito, yun nga sabi ko kanina, meron silang sky bar tsaka yung pool area nila nandito sa rooftop. So, nandun siya sa 10th to 11th floor. So, ito, pag-akyat mo na, from the elevator, akyat ka pa ng isang floor. Ayan yung pool area. Yung pool nila, bukas siya from 6 a.m. to 6 p.m. lang kasi paggabi nga is maraming mga kumakain dito kasi nga sky bar and restaurant siya. Ayan, makita nyo. Ayan yung Akasa sky bar if I'm not mistaken. So, ayan. So, ang ganda. Sobrang ganda nung ano. And yung view nyo dito, ayan, kung sana alam ko ipapakita ko. Pero ang view nyo from the top, from the sky bar is yung Royal Palace. So, di ba kung saan nakatira ang hari ng Cambodia, kung hindi ako nagkakamali. Ang ganda rin ng pool niya. Hindi alam ko pa nag-swimming yan kasi sobrang init. Kasi nga, hapon yan. And yun nga, open lang siya hanggang 6 p.m. So ayan, makikita nyo yung view ng Cambodia. Pati yung Mekong River. Ayan, kitang-kita nyo rin yung Mekong River. Kasi ayan nga, kitang-kita nyo yung ayan, mga building and yung Royal Palace Compound. Ayan, yan. Yan yung Royal Palace Compound dito sa Phnom Penh, Cambodia. O, diba? Ang ganda-ganda ng view niya. So, napagtanungan ko rin dyan kung open ba siya to public kung, or open lang ba siya para sa mga guests na hotel. Well, open naman siya for the public. So,
Kung walang reservation, pwede mag-walk-in. Basta may, as long as may available na table. If wala, mas maganda siguro tumawag kayo for reservation. Ayan, so for me, sobrang sulit na yung stay nyo dito sa Le Botum kasi ano, ang ganda ng view, ang ganda ng hotel. Sa totoo lang, sobrang saya ko nung araw na to kasi sobrang sulit talaga siya. So, ayan, kung pwede, plano ko sana mag-swimming kinabukasan kaso may ginawa ako. Ano pang ginawa ko? Ano ba yung naging purpose ko dito sa ano? At sa sobrang pagmamadali ko, ayan, tingnan nyo, magkaiba yung sapatos na suot ko. Hindi ko na talaga siya napansin. Napansin ko na lang pagpasok ko ng room. Ayan, so, ayan, sabi ko nga, may ginagawa ako. Ako po ay gumawa ng proposal slides ng thesis ko para sa defense. Tapos, umorder na rin ako ng food para hindi masyadong mahal. Umorder ako sa walking. Yun yung parang chowking dito. Well, actually, feeling ko Filipino yung may-ari. Parang Filipino restaurant. Tinawag lang yung walking. So, ayan. Tapos, yun. Gumawa lang ako ng slides nung hapon na yun. Tapos, kumain din ako ng lunch. And then, ng konting early dinner kasi parang mahal nga dito. Hindi naman, okay lang naman. Medyo affordable naman din yung food. So, nung gabi, umakyat ako kasi naisip kong tumambay konti dun sa taas para rin makita excuse me para makita ko na rin yung view tsaka matry ko na rin yung ibang food. Tapos, umorder ako ng mocktail. Ayan, mabait po tayo. Wow. Kasi ano, mag-isa lang naman ako. Tsaka, ayan, naisip ko na parang, ano ba to? Parang lemonade na something. Basta, mocktail siya. Which is, masarap siya actually. And umorder ako ng fish and chips. Ayan, kasi gusto ko ng fries. Tapos gusto ko ng konting parang something na fried. So, fish and chips. Unfortunately, hindi ko siya nagustuhan. Kasi, ang kinamit nilang fish dito is salmon. So, medyo hindi ako mahilig sa salmon. So, hope, nag-expect kasi ako na ang laman kasi talaga niya is, how do you call that? Cream dory. Or, you know, something na parang medyo ano ba tawag niya? Hindi masyadong fishy yung lasa. Pero kasi sobrang lakas ng lasa ng salmon. So, parang, yeah. So, hindi ko siya naubos sa totoo lang. Ayun, sobrang tinry ko naman siyang ubusin. Pero hindi ko talaga siya gusto. So, ayun, hindi ko siya naubos. So, inubos ko na lang yung salad tsaka yung fries, yung chips. So, well, ayun. Anyway, ayun. So, kumain na ako dyan. Ayan, tapos na yan, ito nga yung pool area. Actually, madaming tao. Ang alam ko nga doon sa taas, medyo puno ata. I'm not sure. Tapos dito sa baba, maraming tao. Ayan. So, ito naman yung view sa likod. Ayan, makikita nyo rin yung ibang buildings, yung ibang hotels, tsaka yung mismong city skyline, wow, ng Phnom Penh. So, ayan, maganda rin naman ang view sa gabi. Actually, very chill, very relaxing. Tapos, ayan, kinabukasan, ayan, konting vlogger shots. Mapagpanggap ko na dito ang vlogger. Siyempre, sino ba magsisetup ng camera? Diba ako din naman? Ayan, so pagkasetup ko ng camera, ayan, humiga ako para kunwari tulog ulit ako. Ayan, kunwari bagong gising. Ang awkward. Punta nga lang. Well, anyway, ayan. So kunwari bagong gising. Acting, ayan. Para for the vlog talaga itong video na ito. Ayan, kunwari babangon. Kunwari hindi talaga. Alam mo, may camera, ganyan. Pero totoo, ako din naman talaga nagsetup kasi wala namang iba. Tapos, ayan, kunwari stretch. Ayan, yung mga ganyang mga vlogger shots. Ayan. Ay, makikita nyo naman. Ayan, kunwari, stretch. Sabi ko, isip ko niya, ano pang gagawin ko para sa vlog? Ayan, Diyos ko, mukha na akong ano dito. Ayan, so labas. Para kunwari, may ganap. Ayan, so makikita nyo yung pagising ko. Ayan, actually, ito, next morning na talaga to. After ko kumain kagabi, bumalik na rin ako sa hotel room at nagpahinga. Kasi nga sabi ko, long day pa. Kasi ang dami ko pang gagawin. Actually, gagawa rin naman akong trabaho. So yan, CR, kunwari lalabas ako, pero hindi talaga ako lumabas dyan. Kasi kailangan kong itigil yung camera. Kasi, ayan, mag-breakfast ako. Yun. Pagdating ko sa baba, ayan, medyo ano, nagulat din ako kasi sobrang daming choices dun sa breakfast. Ayan, nakita nyo yung juice, coffee, and water station, and tea. Tapos ito, lahat ng breakfast na in-offer nila. Alam mo, for a small hotel, sobrang goods na siya. Ayan, ito yung, ayan, may potatoes, may beans, may sausage, may ham. And then sa kabila naman, ipubuksan ko din syempre. Ayan, may fried rice, may fried noodles, tsaka merong parang fried pork cutlet, ganun. And meron din parang congee, lugaw. Ayan, mamili ka ng toppings na gusto mong ilagay. Ayan, maraming choices. Tapos sa labas, merong omelette, egg and soup station. So, pwede kang umorder ng omelette. And pwede ka rin magpaluto ng pho. Ayan, in this case, dito sa video to, nagpaano kay kuya ng beef pho. Ayan, kasi, ayan, ito kasi yung una kong kinain. Hindi ko naman alam, nakasama pala siya. So, actually, dyan, makikita niya, natuwa ako dun sa coffee kasi masarap talaga siya. Tapos, ayan, sobrang okay yung food. Ano yan, unlimited, so, for the breakfast. O, diba? Tapos, ito yung beef,
Which is sobrang okay din talaga. Masarap yung funnel ah. Kaya kaso busog na talaga ako. Gusto ko mang umulit. Ayan, makita nyo. Pag inom ko ng kape, magugulat ako. Kasi parang may flavor ng coffee. Ayan. Ang sarap ito. Ano kaya do? Kaso mo lang nakalagay. Tapos after nyan, umakyat na ulit ako after ng breakfast bago ako mag-check out. Ayan, so naligo muna ako and then naggawa ako ng final revisions sa aking presentation para sa aking proposal as a thesis defense. Ayan, so yun lang naman yung napag-tripan kong gawin. Nag-leave lang ako ng dalawang araw para dyan. Kaya always remember to look up in my trust God and keep the faith and I'll see you on my next vlog. Bye!